Sa video ito guys, ay i-share ko sa inyo yung konting kaalaman ko. Yung tamang pag-match ng speaker sa amplifier. Kung halimbawa, itong peak power ng amplifier ay 200 watts, pwede ka dyan magabit ng 150 watts. Titingnan din natin yung nominal. Kung yung nominal power ng amplifier ay 30 watts, pwede din tayo dyan magkabit ng speaker na 30 watts din. Ngayon, ang tanong, paano naman kung halimbawa dalawang yung speaker ko o mas marami, paano yung connection sa amplifier? Since 8 ohms naman to, dalawang 8 ohms, pag kinonect natin to ng parallel, pwede. Kasi mataas naman yung ohms ng speaker. Pero kung halimbawa, itong speaker na to ay 4 ohms lang, hindi natin pwedeng i-connect to ng parallel. Ikakabit natin sa amplifier. Hindi pwede kasi magiging 2 ohms na lang yung total ohms niyan. Mas mababa na sa amplifier. So hindi pwedeng ganun guys. Kumbaga marami talagang factors na titingnan bago natin ikabit yung speaker sa amplifier. Pero kung nagkataon guys na ito, dalawang 4 ohms, tapos 40 watts, ang connection niyan, series. Diba? Para tumaas yung ohms ng speaker. Ang tanong, paano yung series connection? Yung positive, galing sa positive ng speaker, ikaw connect mo naman sa negative. Yan, positive, negative. Tapos, yung matitirang negative tsaka positive, yun naman, ikaw connect natin sa amplifier. Para nakakalito, no? Ganito. Halimbawa, kinabitan nyo ng wire, yung dalawa. Negative tsaka positive nito, yun yung pagdudugtungin mo. Di ang, syempre, ang matitira nyan, positive tsaka negative na, no? Yun, ang kukunin mo nun sa amplifier, ikakabit mo yung positive galing sa amplifier, ikukonnect mo naman sa positive nitong speaker. Yung negative naman, yun yung ikukonnect mo sa negative ng speaker. Ganon. Ganon yung series connection. Yung parallel kasi, positive, positive, negative, negative lang yun eh. Ganon. So, yun lang guys. Simpleng tips lang sa pag-match ng speaker. So, siguro sa ganitong amplifier guys, ang pinaka-fit dito na speaker na pwede mong ikabit, kasi 4 to 8 ohms, maganda dito gamitin mo 100 watts, 8 ohms na speaker. Or 150 watts, 8 ohms na speaker. Pwede rin 4 ohms, pero 4 ohms, 200 watts ni speaker, pwede siguro, pwede ganun. Basta wag lang bababa yung impedance or ohms ng speaker sa amplifier. Kasi sisirain yan yung amplifier mo. So, yun lang. Kung magkakabit ka naman na mababa yung watts, pero pasok yung ohms, dapat aalalayan mo yung volume. Hindi mo pwedeng isagad. Kasi, kung halimbawa, yung kinabit mong speaker dito sa amplifier, eh, 40 watts lang, pero yung peak power pala ng amplifier ay 200 watts. Pag sinagad mo yan, sisirain yun yung speaker mo. So, ayun lang guys. Thank you po sa inyong walang sawang panonood. God bless po. Hello guys, welcome ulit sa aking YouTube channel. For today's video, yung topic natin, yung top 3 amplifier board na mabibili mo sa Lazada or Shopee sa halagang 700 pesos below or nagre-range ng 300 to 700 pesos. Pagkasama shipping fee, mag-add ka lang ng 40 pesos, ganun. Unahin natin yung itong 3.7 yung supply. Yan, i-share ko muna sa inyo guys yung mga pros, ano ba yung magaganda dito sa amplifier na to, dito sa tatlo. And then mamaya naman, syempre yung mga cons, yung mga sa tingin ko lang naman, based dun sa na-experience ko nung ginamit ko to. Yan. Dito sa amplifier na to, yung supply niya, 3.7,
Ang maganda nito guys, kasi pwede mong madala kahit saan. Halimbawa, nag-DIY ka. Itong amplifier board na to, yung supply niya, 3.7 lang, DC. Diba? Hindi ka nagagastos ng malaki kasi yung battery. Halimbawa, ginamit mo 18650 battery cell. Eh, sa Lazada, kung isa lang naman, 30 pesos, makakabili ka na. Diba? Rechargeable, hindi ka nagagastos ng malaki. Ang kailangan dito, speaker na lang, tsaka battery. Dapat, match din yung speaker na gagamitin mo. Yan. Ang specs nito guys, kaya daw nito ang 15 to 30 watts. Yung peak power niya, 30 watts. 6 inches, kaya niya. Hanggang 8, basta hanggang 30 watts lang. Para hindi agad masira yung amplifier. Dapat kasi mataas yung watts ng amplifier kaysa sa speaker. Yan. Quick review. Ito yung volume niya guys. Tapos digital na din siya. Makikita dito yung kung naka-FM, naka-Bluetooth. Yan, tapos yan yung para sa pag mag-charge ka. 5 volts yung input. Meron ding aux in, tapos replay, pause, yan. Tapos meron din siyang light LED, yung switch niya, yung naka-switch. At meron tong FM, guys. Merong USB, salpakan ng memory card. At ang isa pa sana gustong ko dito, may salpakan ng microphone. Pwede nga adjust yung mic and then echo. Yan. So, yun lang. So, for me, ang maganda dito, mura lang siya kasi 300 plus. Tapos, yung hinahanap ko sa isang amplifier na may salpakan ng microphone, tapos rechargeable, nandito na. So, para sa akin, pasok siya sa price niya. Kaya, yung topic natin, top 3, di ba? Top 3 best amplifier. Although, may mga nasubukan ako na maganda naman, malakas naman, pero sa akin kasi malaking factor yung price. Tapos, yung performance niya. Hindi naman ako nag-expect na masyadong malakas kasi pang bahay lang naman, di ba? Pang sound trip. Ngayon, punta tayo dito sa amplifier AC-DC D10. Price niya, panalo kasi 400 plus. Nasa 500 kasama shipping fee. Eh, yung specs niya na talagang maganda. Kasi mayroon siyang salpakan ng microphone, dalawa. Mayroon din tong aux-in, may salpakan ng USB, memory card. Tapos, the remote din. Oh, ito pala guys, may remote din to ah. The remote din to. Nakalimutan ko lang. Tapos, mayroon tayong light. Kakabitan mo lang siya. Mayroon switch on and off. Tapos, ito yung para sa microphone volume, then echo. Ito yung power volume niya. Tapos, 3-volt bus. Yung supply niya guys, pwede sa battery. Yun yung isa sa nagustuhan ko. Kasi pwede ka mag-DIY ng battery. Tapos, pwede rechargeable, 12 volts. Pwede mong magamit kahit brown out. Sa AC naman, 220 volts. Ito yung power niya. Yan. Tapos, punta tayo dito sa ayun sa specs pala nito guys, sa watts niya. Kaya niya ang, natry ko na ito sa 6.5 inches na 350 watts yung PMPO and then RMS 30 watts. So, sa tingin ko, kaya nito ang 100 watts. 100, sabi ng iba, kaya daw nakapag-try sila 200 watts kaya daw eh. So, hindi ko alam kung yung 200 watts na yun, peak power ba yun o RMS, di ba? Hindi natin alam. Pero, malakas to. Maganda to, mahilig ka kumanta, panalo yung ganitong amplifier. Sa price pa lang niya, mura na, di ba? Ngayon, punta tayo dito sa HAG amplifier. Yung isa ito sa choice ko sana eh. Kaya lang, mayroon ako dito ang ginagustuhan. So, mamaya pag-usapan natin yan, i-share ko sa inyo. Dito muna tayo sa mga pros na gusto ko dito sa amplifier. Unang-una, yung style niya, yung pagkakagawa. Mayroon na kasi itong case, di ba? Tapos, halos kumpleto na din. Kasi may remote, tapos naka-digital na siya. Makikita mo yung kung naka-FM, naka-aux-in. Kumpleto sa pihitan. Merong 3-volt bus, yung volume niya. Merong echo, di ba? Mic volume. Dalawa yung salpakan ng microphone. Yan. Tapos meron pang yung sa radio niya, sa mode, di ba? Nililipat mo. Tapos ang isa sa nagustuhan ko dito, guys. Walang, ano to, pag inon mo, walang nagsasalita na yung Chinese. Ngayon, ito yung sa likod niya, guys. 12 volts yung supply, pwede. Tsaka, or 220 AC. Yan. Meron tayong left and right channel. Pwede kang magkabit dito ng apat na speaker or dalawa. Apat, pwede mong i-parallel or series. Depende sa connection. Yan. So, maganda siya guys. Malakas sumagap ng FM. Yan yung antena niya. Diba? Yan, pag-usapan naman natin ngayon. Yung cons. Ano ba yung ayaw ko dito sa tatlo? Napansin kong parang nakabawas points sa kanila. Unahin ulit natin yung pinakamura. Yung 3.7 volts yung supply. Yan. Dito guys, ang medyo ayaw ko dito. Kung nung nabili ko kasi ito, isa lang talaga yung kasama niyang ano, wire, ganyan. So pang speaker lang. Kung halimbawa magkakabit ka ng
battery, maghanap ka pa ng wire, ano mo, gagawan mo ng paraan, pwedeng ihinang mo, sundan mo dyan, or pwede mo ding itry na charger lang, 5 volts. Kaya lang, natested ko na yun guys, namamatay yung amplifier, kailangan talaga may battery. Although, hindi ko na-try siya na palitan ng speaker kasi wala akong ibang available na speaker. Yan. Ang isa pa sa cons dito sa amplifier na to, kapag hindi match yung amplifier na ginamit mo, namamatay din to. Mga 25 yung volume, pag sinagad mo, namamatay na. Mga 25, namamatay din pag mabas yung sounds. Diba? So, ang maganda dito siguro, kasi ang ginamit ko dito ng speaker ay 5 inches, 4 ohms, 15 watts. Sa tingin ko, ang match dito guys ng speaker ay 8 ohms, 15 to 25 watts. Yun yung match dito. 8 ohms. Pag 4 ohms, namamatay siya. Kahit nga sa 10 watts lang eh, namamatay. 4 ohms kasi, tinry ko, namamatay. Kaya, yun yung pangit sa kanya. Pero malakas naman yan, basta kahit 3.7 lang, basta match yung speaker na ginamit mo. Dito naman, ang medyo cons, dito, sa D10, ang ayaw ko, affected yung bass niya. Pag yung in-adjust mo yung volume niya, pinahinaan mo, parang nababawasan. Ganun, yung isa sa napansin ko. Tapos, pag binuksan mo to, or nilipat mo sa, yung sa mode niya, limbawa, FM, may nagsasalita ng ano, Bluetooth, ganun. Pero pwede mo naman pahinaan. Yun. Tapos, ang isa pa sa cons dito, hindi siya digital, hindi mo makikita kung naka-Bluetooth ba, naka-FM, yun. And then, nung, pag nabili mo to, walang case. Ganun lang talaga siya guys. Naka-expose yung ano pyesa. Yan. Siyempre, alam naman natin yung kasi nga amplifier board, diba? Yung iba, mayroon naman case. Diba? Yun yung medyo ayaw ko dyan. Pero hindi yan nag-iinit guys ha. Yan yung pinaka-nagustuhan ko kasi 6 hours ko yan na-try. Hindi yan nag-iinit na amplifier na yan. Unlike dito, sa Hug amplifier, yung isa sa ayaw ko. 2 hours lang nagamit, nag-iinit na. Kaya medyo disappointed ako. Pero malakas sana siya, malakas. Tingin ko lang, hindi ito mag-iinit kung gagamitin mong supply dito, 12 volts. 12 volts, 5 ampere, yan mag-iinit. Ang isa sa cons, yun nga, hindi madali siya mag-iinit. Tapos, yun lang naman, parang bawas points niya sa akin, cons niya. Kasi sa price niya guys na 600 plus, solid na eh, pangbahay lang, pero ang ganda na, di ba? May remote pa yan. Tsaka ang ganda ng ano niyan, yung echo effect niya, pwede mong i-adjust. Maganda yung tunog. So for me, pasok itong tatlo na to sa top 3 amplifier sa halagang 300 to 700 pesos. Although, hindi ko pa naman masasabi na yan ay yung talagang pinaka-best kasi hindi ko pa na-try. Yung iba, ito kasi yung mura na mabibili mo. Pero yung performance niya, hindi ka nalugi. May mga nasubukan akong amplifier na nabili ko din sa halagang 300 plus. Pero ang ayaw ko doon, hindi may adjust yung ano niya, echo. Kasi walang adjustan. So, for me, maraming factor din na magugustuhan mo sa isang bagay. Depende sa preference mo. Diba guys? Maaring hindi kayo agree or agree yung iba sa inyo na ito yung top 3 sa mabibili mo online na talagang sulit na yung price niya. So, yun lang guys. Kung ano po yung suggestion or comment nyo, pwede po kayong mag-comments dyan. And paki-subscribe po ng aking channel. Thank you guys! Video nito guys ay isi-share ko sa inyo yung idea na natuklasan ko. Pwede natin magamit yung amplifier kahit brown out. Kasi yung AC niya 220 volts, diba? So kapag brown out, hindi natin ito magamit. Unless meron tayong battery na DC 12 volts to 24 volts. Ngayon, kung wala kang battery, pwede mo pa rin itong magamit. Paano? Gamit lang ang power bank. Yan. So sa video nito, i-share ko sa inyo paano nga ba paganahin yung amplifier gamit lang ang power bank. 'Di ba ang lupit? Yung power bank kasi guys, ang output niyan 5 volts lang eh. Yan. 'Di ba? Input niya 5 volts. Yan yung output niya, 2.4 ampere, ganun. So ang gagamitin natin ditong cord ay ang tawag dito ay step up cable or converter cord. Yan kasi pag sinaksak mo to sa power bank, 5 volts yung output niya, may piyesa to sa loob.
Yan, dadaan dito sa wire, ang output niya ay 12 volts na. Yan, so gagana yung amplifier natin na 12 volts. O yung sounds niya, magdedepende na lang dun sa power bank, yung sa yung output ng power bank kung ilang ampere ba yon. Ito kasi 2.4 ampere, so medyo mataas na to. Pwedeng-pwede to dito. Yan, pag 1 ampere kasi medyo mababa, tingin ko. Ma okay din, mapapagana din, pero mas maganda gamitan natin yung amplifier ng mas maliit na speaker. Ganun, para yung sounds niya maganda pa rin. So itatry na natin. Connect natin dito. Yan. Diba? Automatic na nag-on yung power bank natin. Yan. So, i-connect natin yung wire. Speaker. Ngayon, i-volume natin kung kaya niya ba yung 6.5 inches. Gamit lang ang battery. Diba? Kayang-kaya niya guys. Kahit isagad, yung volume niya, hindi nababasag yung tunog. So, isasagad ko yung volume sa cellphone. Bluetooth. Sinagad ko na din dito. So, hindi ko sinagad para kasing baka masira, di ba? Kayang-kaya niya yung ganitong speaker. 4 ohms, 350 watts yung maximum niya. Yung nominal power nito guys ay 30 watts, di ba? 6.5 inches. Ngayon, ang gagawin natin, since kayang-kaya niya yung 6.5 inches na speaker, mayroon pa ako dito yung isa. Tatry natin sa dalawang speaker. Ang kakayanin niya ba? Gamit lang ang battery. 12 volts. Power bank, di ba? Eh mas maganda pa yung tunog niyan at malakas kung may box na tayo, di ba? Yan. So try muna natin sa parallel. Yan, kukunin ko lang natin dito, positive to positive. Then negative to negative. So, napansin nyo guys, medyo hindi naka, medyo pumapangit na yung tunog pag pinapalakasan ko. Kasi dalawang speaker na yan eh. Diba? I-battery lang yung gamit natin. Yan. Pero kaya, kaya niya, diba? Ngayon, ang gagawin natin, i-connect natin ng series. I-connect natin ng series connection. Yung connection naman guys na series, madali lang yun. Yung dalawang speaker, connect nyo lang yung ano niya, yung wire. Positive to negative. Yan. Positive to negative. Ganun lang. Yung matitirang negative to positive, yun yung i-connect natin sa amplifier. Siyempre, dapat tama yung polarity. Sa positive din. Sa positive din. And then, negative. Yung speaker lang naman, yung connection niya na negative to positive. And ganun yung series connection. Yan. Tapos itatry natin, i-volume natin. Kasi kanina medyo basag na yun. Diba? So, kayang-kaya niya yung series connection. Yung kasi yung pinakamagandang connection, pinaka-safe. Diba?
nakasagad yan, nakasagad yan guys, so isasagad. Sulit na sulit yung amplifier natin, kayang-kaya i-connect sa dalawang 6.5 inches na speaker. Basta yung connection niya ay series, diba? Pero since battery lang naman yung gamit natin, I suggest na isang speaker na lang yung gamitin mo. Para syempre, yung power kasi niyan galing lang sa power bank eh. Mas mabilis kumonsumo or baka mas mabilis mag-drain yung power bank natin. 'Di ba? Eh malakas naman kahit isa lang, 'di ba? Tatry ulit natin yung isang connection and kayang-kaya niya. At maganda pa yung tunog. Hindi pa nakakabit sa box at wala pang tweeter, maganda na yung tunog. Ayan, ito lang isa. Diba guys? So hanggang dito na lang yung video natin guys. And ayun, napakita ko na sa inyo kung paano ba yung mapagana yung amplifier gamit lang ang power bank na ginamitan natin ng syempre step up cable. Hopefully nagustuhan nyo and nakapulot kayo ng idea na pwede pala nating mapagana yung amplifier gamit lang ang power bank, 'di ba? Gagamitin natin itong Bluetooth amplifier gamit lang ang 18650 battery cell. Sa video ito ay mag-i-experiment tayo. Ang ingay ng aso. Pagagamitin ko itong amplifier D10 gamit lang itong 18650 battery cell. Baka nagtataka kayo, pwede ba yan? Kasi AC 220 volts. Pero ito, battery lang, 3.7 lang to eh. Diba? Eh, ang dito kasi guys, nakalagay, pwede sa DC, 12 volts to 24 volts. Itong amplifier na ito guys, ay nabili ko sa Lazada dati. 500 pa sata, nakalimutan ko na. Kasama shipping fee. Yun o, oh, pang video, kita lawa yung salpaka ng microphone. Ganto niya. Tested ko na din to eh. Ito yung likod. Yan. So may review pala ako dito sa channel ko. Hanapin nyo na lang po kung gusto nyo mapanood. Kasi ngayon ang content ko, pagganahin ko gamit lang ang battery. Pero syempre tatlo. Kasi kung isa malabo, di kaya. Kasi 3.7 to eh. Eh tetestingan muna natin kung ilan ba yung capacity nyan. Kasi chinyards ko to, full charge, dapat nasa 4 volts. Yan. 4 volts, diba? May charge kasi. Tapos, itong dalawa. Ganun din. So, pag tinotal to, makakakuha tayo ng 12 volts. Depende sa connection. Dapat series para makakuha tayo ng 12 volts. Try natin. Experiment. Hindi pa. Kalit po. Ang series connection po, yan. Dapat magkakalugtong yung, di ba? Ito kasi yung positive niya, negative. Negative to positive, ganyan yung series. No? Tapos, kung halimbawa may dudugtong ka pa dyan, negative to positive din. Para yung output niya, di ba naka-series yan? Positive, negative. Ganun pa din, negative tsaka positive. Mag-i-increase lang yung voltahe. Yan, ganyan yung series. Positive, negative. Positive, negative. Yan. Negative, positive. So, try natin. Measure natin yung ano niya. Voltage.
Ito yung positive niya. Negative. 12.20. Ayan o. 12.35 volts. Ngayon, try natin ito pagganahin. Mayroon ako dito ang dulo niya, 12 volts. Dito isasalpak. Sira na ito eh. Sira na yung pyesa. Kaya mapapakinabangan pa. Puputulin ko. Balatan pa. Kaya lang, hindi ko alam kung alin dito ang positive sa dalawa o negative. Siguro ang negative dito yung itim. Check ko muna. Check ko kung alin dito yung negative tsaka positive. Ang negative niya, itong itim. Positive itong white. Positive niyan yung itong gitna eh. Kukunik natin yan. Dapat kasi paingat din kasi pag nagkabaliktad ng kabit, masisira yung ampli. So, bago ko ikabit yan, kakabitan ko na to ng speaker para matry natin kung gagana tapos kung maganda din ba yung tunog. Kasi hindi ko alam kung yung ampere niyan ilan eh. Yung alam ko lang, yung voltahe. Eh, ang requirements nitong amplifier, 12 volts, 5 ampere. Eh, hindi ko alam kung... Wala, collected yung kabit ko ah. Sa dulo. Positive. Baliktad. Baliktad, positive, negative, positive, negative. Positive. Yan. Tapos, try natin speaker. Negative dito sa itim. Positive pula. Yan. Tapos, nakabit na natin ang negative kanina, yung itim. Measure ko muna yung voltahe para sure. Pangit kasi yung ganitong tester, hindi accurate. Kanina 12.30 plus, diba? Ngayon 12.20 na lang. Negative yung itim. Positive yung puti. Yan. Positive. Hindi gumana. Tingin ko dito. Yan, gumana guys, 'di ba? Kaya lang dapat nakadiin. Kabit ko na. Itong speaker na 'to, guys, para 'to sa to sa speaker. Ito kasi sa tweeter eh. Ito sa LED, sa ilaw ata 'yan. Kunin ko na. Tapos we
Mana guys, di ba? Hindi ko lang pwedeng isagad guys yung volume kasi baka masira yung speaker. Mababa lang kasi yung watts niyan, 40 watts. Sisirain ang ampli kung isasagad ko. Pwede ko itong magamit kahit brown out. Gamit lang ang battery. Bibili na lang or kailangan lang ng battery holder. Hindi pwede yung ganito. Di ba? Hindi ko lang alam kung mga ilang oras yan bago malobat. 1500 mAh ata itong battery na ito eh. Ayun lang guys. Hanggang dito na lang yung video natin. Sana nagustuhan nyo po kahit ganun lang. Simple yung experiment. Thank you guys. So ngayon ang content natin, kasi itong amplifier na to guys, ang hindi ko nagustuhan dito, madaling mag-init. 2 to 3 hours lang, ramdam mo na talaga yung init niya pag hinawakan mo. Pag nakasaksak sa 220 AC. No? Kaya ngayon, may isa suggest ako or tip na may ibibigay sa inyo na pwede makatulong. Kung halimbawa, mahilig kayong gumamit ng, mahilig kayong mag-sound trip, babad, maghapon, di ba? Eh, yung ganito yung amplifier nyo na nabili online, madali talaga mag-init. So, paano nga ba? Ano yung solusyon? So, ang supply nito guys, 220 AC. Tapos, sa DC ay 12 volts DC. Yung ampere niya ay 5 ampere. Yan o. Diba? So, magtatanong kayo kung maganda ba yung ganitong amplifier at malakas ba. Meron na akong ginawang review sa channel ko. Hanapin nyo na lang po. Masasabi ko na maganda to guys. Sulit yung price niya. Kaya lang, yun nga. Madaling mag-init. So, ang solusyon dito guys na naiisip ko, although hindi ko pa nasubukan, kasi yung na-try ko na siya sa 12 volts at hindi talaga nag-iinit. Kaya lang, 12 volts, 2 ampere lang yung supply. So, kulang na kulang. Mababa yung ampere. Ito yung power bank niya guys, no? Kasi wala tayong battery na 12 volts. Since battery lang naman to, kaya lang, ang power bank kasi 3.7 lang yan eh. Yung battery niyan, 3.7. Tapos may pyesa, may board, kino-convert niya sa 5 volts. Kaya ang output, pwede makapag-charge ng cellphone. Nagiging 5 volts na yon yung output dito. Eh since may pyesa tayo dito, na ang tawag dito ay step-up cable. Pag sinalpak mo yan dyan, ang output niyan, 12 volts na dito. Kaya pwede ito dito sa amplifier. Kaya lang, mababa pa rin yung ano niya, yung ampere niya. Kasi dito lang naman kumukuha na yan sa power bank eh. Eh, yung nakalagay dito, 2.1 ampere. Yan. So, hindi pa natin alam kung nabago ba yung ampere niya nung pumasok dito. Tapos, paglabas niya, kung ilang ampere na lang, baka nabawasan pa. Eh, wala akong pangsukat, kaya hindi ko masasabi. Pero, sa tingin ko, baka hindi na umabot ng 2 ampere. So, papakita ko sa inyo guys, nagagana yan. 12 volts yung supply niya, DC. Yan, saksak natin. O, diba, nakita nyo, nag-on. Power bank. Ngayon, naka-on din yan. Automatic kasi yan guys, pag sa battery, DC, hindi mo na kailangan i-on and off. Kaya lang, ang tanong, pwede ko bang kabitan niya ng malaking speaker or mataas yung watts? Dapat, mabaan mo yung watts. Yung supply niya kasi bumaba eh. Diba? Tapos yung ampere pa mababa. Although tutunog naman yan, pero ramdam mo talaga na, lalo na pag dinagdagan mo yung bus, nako, baka mamatay yung amplifier. Pwede mo naman gamitin yan kapag yung supply mo ay 12 volts tapos mababa yung ampere. Sa tingin ko, pwede siya ng 5 to 8 inches na speaker. Pero yung watts, mababa. Nasa 20 watts, ganun. Pwede. 25 watts. Pwede yon. Ngayon, kung talagang gusto mong makabita ng speaker na ganun pa din, yung ginamit mo dyan sa 220, yung supply, bumili ka na lang ng battery or adapter na yung ampere niya, 5 ampere, para mailalabas niya talaga yung maganda pa rin yung tunog, yung bass niya. So, yun yung maisasuggest ko. Kaya,
pwede mong subukan yung ampere, malaking factor yon para sa output ng amplifier. So, yun lang guys, hindi ko na mapapakita sa inyo. Kasi yung speaker ko dito maliit lang. Medyo hindi maganda yung tunog kapag kinabit ko sa amplifier na yung supply 12 volts. Tapos mababa yung ampere. Hanggang dito na lang guys. Sana po may napulot kayo or natutunan kahit konti lang, no. Kung mayroon naman kayong adaptor, yun na lang gamitin nyo. Hindi pa mag-iinit yung amplifier. Basta yung ampere, 5 volts kasi yung nakalagay dito eh. Yun yung minimum mata. 5 ampere. Diba? Hanggang dito na lang yung video natin. Hopefully, mag-subscribe po kayo sa aking channel para updated kayo sa mga ganitong video and then mga tutorial. Thank you guys! Hello guys, kumusta po kayo? Muling nagbabalik ang inyong lingkod para sa isa na namang video, isang topic. Pag-uusapan natin ngayon, paano nga ba yung tamang pag-load ng ating speaker sa amplifier? Paano yung pag-match? Proper wiring, proper connection. Paano nga ba? Kasi may nakita akong post guys sa groups, Facebook groups. Siguro baguhan pa lang din yung nag-post noon. Ang ginawa niya, yung amplifier kasi niya may left and right channel. Tapos yung speaker niya isa lang. Ang ginawa niya guys, yung dalawang negative, pinagkabit niya, pinagdugtong niya, positive sa positive, yung output ng amplifier, pinaralin niya yon, nabit niya sa isang speaker. So, di ba mali yun guys? Kasi, ang tama, isang ano lang, pwedeng yung negative ng left channel, tapos positive noon, yung ikakabit mo sa speaker, di ba? So, yun yung napansin ko. Tapos, pag-usapan din natin ngayon, ano ba yung tama talaga? Kailangan ba mas mataas yung watts ng amplifier kaysa sa speaker? O kailangan mas mataas daw yung watts ng speaker sa ating amplifier? Hello everyone! This is Baboy Vlogs. Don't forget to subscribe! Yung i-share ko po sa inyo guys, based lang sa aking experience and then sa aking natutunan. So hindi po ako nagmamagaling dito or nagmamarunong. Kung sa tingin nyo po ay hindi guys ang ayon, pwede nyo pong i-research. So mag-start na po tayo. Kung nakikita nyo po, ang hawak ko ngayon ay itong mini amplifier, audio amplifier. May left and right channel yan. Tapos mayroon tayo dito ng speaker na Broadway 6.5 inches. 20 to 50 watts yung power range niyan. Itong amplifier na to guys, 20 watts daw to RMS. Yun yung nakalagay dun sa details, specification. No. So, ang tanong, paano ba yung tamang pag-match? Ano yung speaker na ikakabit natin dito? Ang sabi ng iba, kailangan daw mataas ng 50% sa speaker. So, yun po talaga guys yung sang-ayon ako na sa tingin ko tama. Kahit kung hindi naman 50%, at least mas mataas ng kahit 10% yung lakas ng amplifier sa speaker. Para ma-drive niya talaga, mailabas na yung lakas niya, hindi kakapusin. Tapos, may mga malaking factor pa yan guys na dapat kayong isaalang-alang yung impedance. Dito sa box, nakalagay dyan guys yung details ng amplifier. Yung supply niya ay 12 volts, 3 ampere, 4 to 16 ohms. Ibig sabihin, hanggang 4 to 16 ohms lang yung pwede natin dyan na ikabit na yung total impedance ng speaker. Depende sa connection kung parallel ba yan or series. Ibig sabihin, hindi tayo pwede dito magkabit ng speaker na yung ilo-load natin ay isa lang na speaker tapos 2 ohms or 3 ohms. Basta mababa sa 4 ohms. Hindi pwede kasi mababa siya sa 4 ohms na requirements ng amplifier. Ngayon, malaking factor din guys yung watts ng speaker. Sa tingin ko, ang ganitong mini amplifier, swak dito yung
kasi RMS naman yan eh. O since itong speaker na to guys ay 20 to 50 watts, pwede naman to dito. At na-try ko na, kaya niyang i-drive. Kakabit nyo lang yan dito sa left channel, halimbawa yung 20 watts. So, sakto lang guys, di ba? Pwede naman yun. Wag lang mas mataas yung watts ng speaker kaysa sa amplifier. Mas maganda nga, 15 watts, di ba? 15 watts RMS. Tapos 15 watts din RMS sa isang channel. Para mayroon ka talagang allowance. Kasi kung halimbawa, kakabitan mo pa yan ng tweeter, di ba? At kailangan talagang kabitan ng tweeter, woofer tsaka tweeter para maganda yung quality ng sounds. Itong amplifier na to guys, may left and right channel yan, di ba? So, pwede tayo dito magkabit ng kahit dalawang speaker sa left channel, dalawang speaker din sa right channel. Depende sa connection nyo, depende sa speaker. Alimbawa, yung speaker nyo gagamitin dyan ay 15 watts kasi 20 watts yung RMS nyan, di ba? So, sabihin natin 15 watts na speaker, dalawang speaker na 8 ohms, pwede natin ikabit dyan ng parallel para yung impedance niya ay magiging 4 ohms. Pasok pa din. Ngayon, kung yung speaker nyo naman ay 4 ohms, ang connection niyan series para 8 ohms naman yung kalalabasan ng impedance. Diba? Basta kailangan guys yung supply niyan tama, diba? Kasi 12 volts, 3 ampere. Kailangan, yung ampere niya, 3 ampere. Pag mababa kasi doon, yung ganitong speaker, hindi yung kakayanin eh. Kasi sagad na nga yung watts niya, 20 watts. 20 watts din yung amplifier. Tapos kakabitan pa natin ng mababang current. Hindi yan, baka mamatay pa nga yung amplifier niya eh. Kasi mababa yung ampere. Yung kailangan kasi nitong amplifier na to, 12 volts, 3 ampere. Tapos may dagdag ko pala guys. Sabi kasi ng iba, yung impedance daw talaga yung malaking factor na nakakasira sa amplifier. O hindi match sa amplifier yung speaker na ikakabit mo. Kung halimbawa daw mababa, sabi natin 4 ohms yung pinaka minimum ng amplifier, tapos kinabitan mo ng 3 ohms, yun daw yung nakakasira talaga. Which is totoo naman. Pero ang dagdag pa nila, kaya okay lang daw na kahit ilang libong watts yung ikabit na speaker. Kahit gaano daw kataas, basta pasok yung impedance. So ako po, para sa akin, tama yung una na kailangan talaga pasok yung impedance ng speaker sa requirements ng amplifier. Yun talaga yung importante. Pero hindi ako sangayon na mataas yung watts ng speaker sa amplifier. Kasi common sense na lang yan guys, di ba? Parang ano lang yan, alimbawa ikaw, 50 kilos ka, tapos yung kaya mong dalhin, 50 kilos din. Tapos pinagdala ka ng yung napakabigat, 100 kilos, sa tingin mo, kakayanin mo, ano kaya mangyayari sa'yo, di ba? So, kaya nga may tinatawag na proper matching ng speaker sa amplifier. Kasi importante yon. Kahit tingnan mo yung speaker, guys, may nakalagay yan dyan kung ilang watts, ilang ohms. Ibig sabihin, importante yan. Kahit i-experiment nyo pa, yung amplifier nyo, halimbawa 20 watts, yun yung RMS nya, yung PMPO nun, sabihin mo ng 100 watts, tapos kinabitan mo ng speaker na 1000 watts, ano kaya mangyayari sa amplifier mo, di ba? Siyempre, masisira yun. Di lang naman yung impedance yung importante, kailangan, maraming factor kasi yan eh. Yung watts, yung impedance, tapos yung supply mo. Tapos, mayroon pa nga yan eh. Kaso, yung nabasa ko kasi, hindi ko na screenshot yung about dun sa, yung tinatalakay niya dun sa vlog niya. Na talagang napaka-detailed. Malawa kasi guys talaga pagdating sa sounds. Hindi ganun kadali maintindihan. Aaralin din. Pero yung sinishare ko lang sa inyo, kahit sabihin ng iba na basic lang to, tama naman to. Kailangan, importante talaga yung impedance, yung watts, kailangan match sa speaker and then sa amplifier para hindi agad masisira. Safe yung speaker mo, safe din yung amplifier mo. So, yun lang guys yung video natin ngayon. Siguro, hindi ko masyadong naipaliwanag ng ganong kalinaw. Kasi hindi naman ako gumawa ng hindi ko naman ito pinlano, hindi ako nagsulat. Ano lang, yung nalalaman ko lang. Naisipan kong gumawa ng konti, yun, nag-video na. Tapos yung iba nga dito inedit ko na lang. Kaya
pinalitan ko yung ibang audio, kinat ko na lang. Kasi ano eh, minsan kasi may mga tumatahol, pangit pag ano. Basta guys, na sana naintindihan nyo yung laman ng video, pinaka-content. So hello guys, sa video ito ay i-share ko lang po sa inyo yung mga nagustuhan ko dito sa ganitong amplifier. Kasi bukod sa mura na siya guys, masasabi ko na solid talaga yung price. Yung ganitong amplifier kasi malakas din kahit 300 plus lang, pero yung kaya niya yung ano, 6.5 inches kahit nga 8 inches kaya eh. Ngayon ang nagustuhan ko dito, nagamit ko to ng straight 8 hours gamit yung supply na 220 volts. Hindi man lang a minute, 8 hours straight. Ganda din. Tapos dalawa na yung salpakan ng microphone niya. 'Di ba? Tapos pwede tayo dito magkabit ng tweeter tsaka woofer, 'yan. Mga ganitong amplifier kasi okay na yung woofer tsaka tweeter. Pwedeng dalawang speaker na woofer. Kung halimbawa 4 ohms, pwede tayo magkabit dito ng i-series natin. Kung 8 ohms naman, pwedeng dalawa i-parallel natin. Depende sa ano, sa watts na gagamitin mong speaker. Yung ginamit ko kasi dito, yung sa component na 30 watts, 4 ohms yun. Isa lang ginamit ko kasi baka kaposin pag dalawang speaker. Guys, ang napansin ko lang guys na medyo pangit dito, hindi pwedeng may adjust yung echo niya. Kumbaga, fix na. Eh medyo lamang yung echo nito eh. Hindi mo pwedeng bawasan. Yun lang, naka built in na. Pero dalawa yung salpakan ng microphone niya. Yung mic, pwedeng pahinaan, pwedeng palakasan. Yan. So, tapos, yung FM, ang napansin ko medyo mahina yung signal ng ano FM stations. Pero siguro, depende sa area. Kasi dito sa akin, medyo mahina talaga eh. Natry ko, inunat ko lang itong ano, wire na to. Pero hindi ko dinugtungan ng wire. Baka pag dinugtungan, mas makakuha ng mga FM. Yan. Kung mahilig kayo makinig sa FM, yun lang, medyo mahina to. Pero depende ata sa location. Ang isa pang nagustuhan ko dito guys, yun nga, malakas. Tsaka clear yung ano niya. Na-amplify niya yung sounds ng clear. Tapos, nagustuhan ko pa dito. Guys, mayroong volume, treble, tsaka bass. Pwede nga adjust. Kung halimbawa, gagamitin mo naman sa motor or tricycle, pwede kasi yung supply niya pwedeng 12 volts to 24 volts DC. Yung ampere, siguro 5 ampere. Sakto dito. Yun lang, kung sa 220 supply yung gagamitin mo, AC, medyo delikado to kasi kung halimbawa may anak ka, naka-expose yung likod niya, baka mahawakan, makakuryente. Kaya mas maganda, gawan mo na lang ng case or kung halimbawa sa magdi-DIY ka naman, gawan mo na lang ng paraan na hindi mahahawakan ito, ma-expose. Yun lang guys, sa price niya na 300 plus, sulit na to. Malakas din. Mas maganda to dun sa isa kung na-review na mas maliit dito, na square lang. Mas malakas to, napansin ko. Mas malakas. Tapos dalawang salpakan nito. Yung isa kasi isa lang eh. So hello, mag-quick review lang tayo nitong Hug amplifier na na-order ko online. Yan, kung makikita nyo guys, kompleto. Mayroong mic volume, may echo, may treble, bass, and then volume. Diba? San ka pa? Pero bago yan, tingnan muna natin yung mga inclusion itong nasa box nung nabili ko. Yan, ito lang guys, manual, tsaka yung naka-plastic siya. Tapos, ito yung remote yung nabili ko. Siyempre, dito na tayo sa amplifier. Yan, kung makita nyo. Maliit lang, pero mabigat. Dito muna tayo sa harap. DTC, ito yung salpakan ng memory, ng USB.
ng card reader, ng memory card. On and off. Tapos, may salpa ka ng microphone. Dalawa. Mic volume. And then, ito yung echo. Pwede nyo i-adjust yung echo niya. Tapos, treble. Bass. Volume. Yan. Kaya lang guys, yung nakalagay dito, BT-198E. Diba? Napansin nyo? Yan. Dito, sa box niya. BT-198B. Siguro, ito yung tama nito. Kasi ito yung nasa, ano mismo eh, nakalagay sa amplifier. Diba? Tapos, mayroon tong FM. Ito yung mode niya, guys. Yan. Mayroong pause, next, forward, previous. Yan, yung hug. Yan yung brand niya. Tapos, 300 watts plus 300 watts. Nabasa ko kasi sa mga reviews niya guys, malakas daw talaga to. Kaya niyang i-drive yung 8 to 12 inches na speaker. So, titingnan natin. Try natin. Tapos, punta tayo sa likod. Meron tayong audio input, yung sa left and right niya. Tapos, ito yung size speaker. 4 ohms to 16 ohms. Dalawa. May left and right tayo nito. So, pwede tayo mag-connect ng dalawang speaker or kahit apat. Depende sa connection nyo. Depende sa speaker na gagamitin. Kasi apat, pwede yung i-series or i-parallel eh. Diba? Tapos, ito yung sa power input niya. 12 volt. Kaya lang, yung ampere niya guys, 5 ampere. Dapat, yun yung kung yung 12 volts na battery yung gagamitin nyo. 5 ampere yung gagamitin nyo para maganda yung ano niya, ma-drive niya ng maayos, di ba? Then, ito naman yung para sa 220 natin na AC. So, yun lang, quick review lang tayo nitong amplifier na na-order ko sa Lazada. About naman sa ano niya, sa size, more or less mga 8 inches to, guys. Yung ano niya, kasi medyo yan, inano ko sa cellphone ko, 6.5 inches yung cellphone. So, mahaba siya ng konti. Mga 8 inches. Mga 6 by 8 inches. Ganon. Tapos, ito namang kapal nito. Mga 2.5 inches. Ganon. Yan. Yun lang. Na-share ko lang sa inyo. Kasi, malay mo na. Naghahanap kayo ng murang amplifier na mayroon ng pihita ng echo. Salpa ka ng microphone. Pwede nyo itong i-consider. About naman sa price, guys. Nasa 600 plus lang siya. Sama na shipping fee. Yan. Ganun kamura. Sa Lazada ko yan. I-share ko yung mga pros and cons ng ganitong amplifier or D10 Hi-Fi Bass Power Amplifier. Para dun sa mga nagbabalak bumili, magkaroon kayo ng idea kung bibili pa ba kayo or ibang item na lang yung kukunin nyo. Diba? Ito yung tatak niya. Weiyu. WY-101. Yan, made in China. Buksan na rin guys. Para, syempre, share ko dito yung mga pros. Ano ba yung maganda dito? Based sa experience ko nung ginamit ko to. Yan. Punta muna tayo sa mga goods. Sa mga napansin ko dito. Yung mga ganda. Kompleto na siya. Kung yung hanap mo sa isang amplifier ay may echo, meron to. Diba? Tsaka lambot, ang lambot ng ano niya, pihitan. Yung mic volume. Volume, treble, bass. Yung hinahanap ko sa amplifier, kasi mahilig akong kumanta, nandito na. Dalawa yung salpakan ng microphone, tapos yung ito yung sa input. Yan. May salpakan din ng USB. Ng TF card. Mayroon pang FM. Diba guys? Meron pang additional na light. May on and off, diba? So, ang isa sa nagustuhan ko dito, guys, pwede siya sa battery na 12 volts. So, kung mahilig ka mag-DIY, pwede mo itong gawing lagyan ng battery and then rechargeable na lang, diba? Magagamit mo kahit brown out. Pwede din sa AC na 220 volts. Yan. Ito yung likod niya. Guys. Isa pa sa nagustuhan ko dito guys, yung price sulit siya sa 489 na price. 500 plus kasama shipping fee.
yung makukuha mo dito na specs sa ganong price ulit na para sa akin. May kalakihan din siya. May dagdag ko na din guys, malakas to. Based dun sa details nung pag sinerts mo to sa Lazada, makikita mo dun, kaya daw niya i-drive ang 400 watts. Pero hindi ko na-try yun kasi na-testing ko lang to sa 6.5 inches na speaker. Tapos yung ano niya, watts niya, 350 PMPO. At ang isa guys, sa napansin ko dito, tinesting ko siya hanggang ano, 6 hours straight. Tapos naka 75% yung volume. Hindi man lang nag-init. So kung mahilig ka magbabad, talagang yung ganitong amplifier, parang design siya pang video okay. Kasi kahit ibabad mo, gamitin mo maghapon, hindi talaga siya nag-iinit. Ganun yung nagustuhan ko. Ngayon, ang medyo ayaw ko na yung ano niya, ito yung kulang yung bass niya bitin para sa akin. Pag binolyo mo yung volume niya, dadagdag din yung bass niya. Pag binawasan mo, magbabawas din. Parang connected to yung bass sa ano. Yun lang, napansin ko. Kumbaga, hindi ka nalugi sa ganitong amplifier na mabibili mo lang 489 or sa ibang seller siguro baka mas mura pa. So yun lang guys, yung para sa akin na pros and cons. Konti lang, yun lang napansin ko. And satisfied naman ako dito sa nabili kong amplifier. So, yun lang. Sana nagustuhan yung simpleng video natin. Thank you sa inyong panonood. So, hello. Mag-quick review lang tayo nitong HAG amplifier na na-order ko online. Yan. Kung makikita nyo guys, kompleto. Mayroong mic volume, may echo, may treble, bass, and then volume. Diba? San ka pa? Pero bago yan, tingnan muna natin yung mga inclusion nitong nasa box nung nabili ko. Yan. Ito lang guys, manual. Tsaka yung naka-plastic siya. Tapos ito yung remote. Yung nabili ko. Siyempre, dito na tayo sa amplifier. Yan, kung makita nyo. Maliit lang, pero mabigat. Dito muna tayo sa harap. BTC, ito yung salpakan ng memory, ng USB, ng card reader, ng memory card. On and off. Tapos, may salpakan ng microphone, dalawa. Mic volume, and then, ito yung echo. Pwede nyo i-adjust yung echo niya. Tapos, treble. Bass, volume. Yan. Kaya lang guys, yung nakalagay dito, BT-198E. Diba? Napansin nyo? Yan. Dito, sa box nya, BT-198B. Siguro, ito yung tama nito. Kasi ito yung nasa, ano mismo, nakalagay sa amplifier. Diba? Tapos, mayroon tong FM. Ito yung mode nya guys. Yan. Mayroong pause, next, forward, previous. Yan, yung HAG. Yan yung brand nya. Tapos, 300 watts plus 300 watts. Nabasa ko kasi sa mga reviews nya guys, malakas daw talaga to. Kaya nyong i-drive yung 8 to 12 inches na speaker. So, titingnan natin. Try natin. Tapos, punta tayo sa likod. Meron tayong audio input, yung sa left and right niya. Tapos, ito yung sa speaker. 4 ohms to 16 ohms. Dalawa. May left and right tayo nito. So, pwede tayo mag-connect ng dalawang speaker or kahit apat. Depende sa connection nyo. Depende sa speaker na gagamitin. Kasi apat, pwede yung i-series or i-parallel eh. Diba? Tapos, ito yung sa power input niya. 12 volt. Kaya lang, yung ampere niya guys, 5 ampere. Dapat, yun yung kung yung 12 volts na battery yung gagamitin nyo, 5 ampere yung gagamitin nyo para maganda yung ano niya, ma-drive niya ng maayos, di ba? Then, ito naman yung para sa 220 natin na AC. So, yun lang, quick review lang tayo nitong amplifier na na-order ko sa Lazada. About naman sa ano niya, sa size, more or less, mga 8 inches to guys. Yung ano niya, kasi medyo
Yan, inano ko sa cellphone ko, 6.5 inches yung cellphone. So, mahaba siya ng konti. Mga 8 inches. Mga 6 by 8 inches. Ganun. Tapos, ito namang kapal nito, mga 2.5 inches. Ganun. Yan. Yun lang, na-share ko lang sa inyo. Kasi, malay mo na. Naghanap kayo ng murang amplifier na mayroon ng pihita ng echo, salpakan ng microphone. Pwede nyo itong i-consider. About naman sa price, guys. Nasa 600 plus lang siya. Sama na shipping fee. Yan. Ganun kamura. Sa Lazada ko yan in order. Pero syempre, na-check po ako kasi yan, sale eh. More or less, di naman naabot ng 700 kahit hindi naka-sale. Kasi nga, mura lang naman talaga sa Lazada, di ba? Yan lang. Hanggang dito lang yung video natin. And hopefully, nagustuhan nyo po yung ating quick review. Ang volume niya, dadagdag din yung bass niya. Pag binawasan mo, magbabawas din. Parang connected to. Yung bass sa ano. Yun lang, napansin ko. Pag-usapan natin ngayon kung ano ba yung mga pros and cons nitong AC/DC D10. Sa video nito ay i-share ko yung mga pros and cons ng ganitong amplifier or D10 Hi-Fi Bass Power Amplifier. Para dun sa mga nagbabalak bumili, magkaroon kayo ng idea kung bibili pa ba kayo or ibang item na lang yung kukunin nyo, di ba? Ito yung tatak niya, Weiyu WY101. Yan, made in China. Buksan natin, guys. Para syempre, i-share ko dito yung mga pros, ano ba yung maganda dito based sa experience ko nung ginamit ko to. Yan. Punta muna tayo sa mga goods, sa mga napansin ko dito, yung mga ganda. Kompleto na siya. Kung yung hanap mo sa isang amplifier ay may echo, meron to, di ba? Tsaka lambot, ang lambot ng ano niya, pihitan. Yung mic volume. Volume, treble, bass. Yung hinahanap ko sa amplifier, kasi mahilig akong kumanta, nandito na. Dalawa yung salpakan ng microphone. Tapos yung ito yung sa input. Yan. May salpakan din ng USB. Ng TF card. Mayroon pang FM. Di ba, guys? Mayroon pang additional na light. May on and off, di ba? So, ang isa sa nagustuhan ko dito, guys. Pwede siya sa battery na 12 volts. So, kung mahilig ka mag-DIY, pwede mo tong gawing lagi ng battery and then rechargeable na lang, di ba? Magagamit mo kahit brown out. Pwede din sa AC na 220 volts. Yan. Ito yung likod niya. Guys. Isa pa sa nagustuhan ko dito, guys, yung price, solid siya sa $489 na price. 500 plus kasama shipping fee. Yung makukuha mo dito na specs sa ganong price, ulit na para sa akin. May kalakihan din siya. May dagdag ko na din, guys, malakas to. Based dun sa details nung pag sinerts mo to sa Lazada, makikita mo dun, kaya daw niya i-drive ang 400 watts. Pero hindi ko na-try yun kasi na-testing ko lang to sa 6.5 inches na speaker. Tapos yung ano niya, watts niya, 350 PMPO. Diba? At ang isa, guys, na napansin ko dito, tinesting ko siya hanggang 6 hours straight. Tapos naka 75% yung volume. Hindi man lang nag-init. So kung mahilig ka magbabad, talagang yung ganitong amplifier, parang design siya pang video okay. Kasi kahit ibabad mo, gamitin mo maghapon, hindi talaga siya nag-iinit. Ganun yung nagustuhan ko. Ngayon, ang medyo ayaw ko na yung ano niya, ito yung kulang yung bass niya. Bitin para sa akin. Pag binolume mo yung volume niya, dadagdag din yung bass niya. Pag binawasan mo, magbabawas din. Parang connected to yung bass sa ano. Yun lang, napansin ko. Kumbaga hindi ka nalugi sa ganitong amplifier na mabibili mo lang $489 or sa ibang seller siguro baka mas mura pa. So yun lang, guys, yung para sa akin na pros and cons.
konti lang. Yun lang napansin ko. And satisfied naman ako dito sa nabili kong amplifier. So, yun lang. Sana nagustuhan yung simpleng video natin. Thank you sa inyong panonood. Sa video nito, pag-uusapan natin, magkakaroon tayo ng comparison dito sa dalawang amplifier na mabibili mo lang sa halagang 700 pesos below. Pag-uusapan din natin, isishare ko sa inyo, kung ano ba yung kahibahan, ano yung difference ng isa versus dito sa isa, ano yung advantage, di ba? Para kung halimbawa, naghahanap ka ng amplifier na mura lang, pang bahay, magkaroon ka ng idea bago ka bumili. Di ba guys? So, unahin natin, syempre, yung price kasi yun yung isa sa tinitingnan natin, lalo na wala naman tayong pambili, yung mga mamahaling amplifier. Doon lang tayo sa mumurahin, pero okay naman yung quality. Unahin natin, mag-umpisa tayo dito sa left, yung Hug amplifier. Yung price niya, 600 pesos, almost 700 kasama shipping fee. Pero kung ma-champuan nyo guys na naka-sale, hindi ko lang alam sa Shopee ha kung magkano yung price. Pero sa Lazada kasi, nasa 640, ganun, pera shipping fee. Itong amplifier D10, nasa 480 kasama na shipping fee. Kung minsan, nagbabago yung price, 500 plus, ganun. Depende siguro kapag may sale, mas bumababa siya, diba? So sa price, panalo yung amplifier D10. Ngayon, isunod natin yung style or design niya. Syempre, mas maganda yung Hug amplifier. Ito. Kasi, maganda yung pagkakagawa niya. Tsaka mayroon ng case. Diba? Unlike dito sa D10. Ito kasi guys, ginawa ko lang to. Ako lang yung gumawa niyan. For safety na din. Para hindi mahawakan. Diba? Kasi kung alimbawa may anak kayo guys, medyo delikado to kasi naka-expose yung ano niya. Yan o, yung likod niya. Yung pyesa. Eh, 220 yung ano niya, supply. Sa style, tapos sa design niya, mas lamang yung Hug amplifier. Diba? So, kanina, lamang sa price yung D10. Sa style naman, yung design ng pagkakagawa niya, lamang naman yung Hug amplifier. Ngayon, puntahan natin sa specs. Unahin natin itong nasa left ulit, Hug amplifier. Yung source niya, pwede ang 12 volts DC. 220 naman AC, pwede. Tapos, marong FM. At naka-digital na siya guys. Diba? Makikita mo dito kung naka-Bluetooth ka, naka-FM, naka-aux-in. So, yun yung lamang ng Hug dito sa D10. Kasi although yung supply nito ay 12 volts din, pwede din ang 220. And then, meron din siyang FM stations. Yun nga, hindi mo makikita yung ano niya, yung display. Wala kasi siya, hindi digital. Kung halimbawa, naka-aux-in or FM station, naka-Bluetooth, hindi mo makikita. So, lamang na yung Hug amplifier. At ang isa pang lamang niya, guys, pag binuksan mo to, inon mo, wala kang maririnig na yung nagsasalita. Dito sa D10 kasi mayroon eh. Although, pwede mo naman siyang pahinaan. Halimbawa, pagka-on mo, tapos ilipat mo sa mode, FM, ganun. May maririnig ang FM, tapos line in ay aux in ata yun. Hindi ako nagkamali. Pwede mong painaan, di ba? Eh dito kasi, wala akong maririnig. Kaya lamang talaga yung Hug amplifier pagdating sa specs niya kaysa dito sa D10. Punta naman tayo sa performance. Sa performance niya guys, lamang ulit yung Hug kasi mas malakas to compared dito. Although, yung nakalagay doon, yung specs, kaya daw nito yung 400 watts PMPO siguro. Hindi ko lang sure kung talagang kaya niya. Diba? Ito kasi 300 watts plus 300 watts. May left and right channel, diba? So, pwede kang magkabit dito ng dalawang speaker or kahit apat. Depende sa ohms or watts ng ikakabit mo. Dapat match din sa amplifier. So, meron akong ginawang video nun guys sa channel ko kung paano ang tamang pag-match ng speaker sa amplifier. Pwede nyong hanapin. Nandyan po sa channel ko. Yan. Lamang ulit yung Hug amplifier. Mas malakas kasi siya. Although, hindi naman nagkakalayo kasi tested ko na to. Tinry ko to sa speaker na 6.5 inches. 30 watts lang. Yung lang kasi yung available ko. Pero RMS na yon. Kayang-kaya niya.
maganda pa naman yung tunog. Pero hindi ko talaga siya nasasagad na yung full, ano eh, baka kasi sirain yung speaker. So sa tingin ko kasi guys, yung RMS nito, nitong dalawa, baka mga 60 watts, ganun. Kayang-kaya niya, 60 watts, left and right. Yung PMPO kasi yun yung pinaka-peak power na niya eh. Diba? So, mas malakas yung hog amplifier kasi dalawa, left and right. Pwede ka magkabit yan ng apat. Pwede mo i-parallel. Depende. Basta dapat alam mo nyo din i-mamats. Para for safety sa amplifier and then sa speaker. Overall guys, nagkaroon tayo ng comparison. Sa tingin nyo, alin sa dalawa yung mas maganda or gusto nyo kung kayo yung pagpipiliin. Sa akin guys, ang pinili ko dito, although ito talaga yung gusto ko sana, so maidagdag ko na lang din sa performance pala. Medyo nakabawas point dito sa hog amplifier kasi mas madali siyang uminit. Na-test ko na to, nagamit ko na 2 hours pa lang, medyo mainit na. Compared dito sa D10, nagamit ko to 6 hours straight and then malakas pa yung volume noon. Hindi man lang uminit. Kaya ako personally, ito yung pinili ko. Ito yung ginagamit ko kasi mas gusto ko yung kahit gamitin mo ng matagal, hindi ka mag-aalala na masisira agad. So sa ngayon, ito yung pinili ko. Although, choice ko din talaga tong hog amplifier na to. Kasi konti lang naman yung lamang niya sa price. Ito, nasa 500. Kasama shipping fee. Ito nasa 700. So, nasa 200 pesos lang. Kaya lang, kasi yung ayaw ko yung madaling mag-init. Yan. About naman guys, sa dalawa, kung alin ba yung mas magandang kantahan dito. Na-try ko na din. Same lang din naman yan guys, may saksakan ng microphone, dalawa. Yan. Parehas lang din may echo. Pwede nyo i-adjust. Parehas lang, maganda yung tunog. Pero, ito kasing hog amplifier eh. Ramdam mo talaga yung ano niya. Pag in-adjust mo yung bass, tapos treble, mas maganda yung timpla. Ito kasing D10, ang napansin ko dito, pag in-adjust mo yung volume niya, naapektuhan yung bass. Konti lang naman, pero yun yung napansin ko. Yan. Kung di lang talaga to umiinit na hog amplifier na to, ito yung pipiliin ko. Pero, kung halimbawa, 12 volts yung supply mo, baka hindi mag-init. Sa 220 volts ko kasi ito na-try. Yun lang guys, na-share ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung gusto nyo or kung naghahanap kayo ng amplifier na mumurahin, pambahay lang naman. Dito sa dalawa, alin yung gusto nyo? Diba? Siyempre, kung itatanong nyo sa akin kung anong pipiliin ko, sa akin kasi gusto ko talaga yung magagamit mo na matagal na hindi ka mag-aalala na ito kasi nag-iinit talaga eh. Kaya ito yung pinili ko. D10. Although maraming lamang yung hog amplifier, dito pa rin ako. Kaya mapapansin nyo, ginawan ko na ng case. Isa lang yung ano niya guys ah, yung pwede mong ikabit na speaker. Pwede rin pala dalawa. Yun lang, pwede mong i-parallel or i-series. Basta match din sa amplifier para hindi masira. Itong isa, sa Twitter, yan. Kaya, kung pang bahay lang naman, kahit alin dito sa dalawa, pwedeng-pwede. Diba guys? So, kayo, ano po yung masasabi nyo sa mga nakagamit na? Pwede pong i-comment nyo dyan kung ano yung pros and cons sa nagamit yung amplifier para mabigyan natin ng guide yung mga gustong bumili, naghahanap ng mumurahing amplifier.